Hi guys, it's Jen here. Oh my God, andito na naman tayo mga best. Nung napanood nyo ang aking video tungkol sa ano ang pinakamabilis na paraan pagpunta dito sa Denmark or stepping stone ko pagpunta dito sa Europa. Ngayon, sa videong to, tatalakay na naman natin ngayon ang mga requirements sa pagiging au pair at mga interview tips para tayo ay papasa, para tayo ay pasok sa banga. Agad! Yan ang tamang words. Pasok agad tayo sa banga. Ano-ano nga ba ang mga requirements sa pagiging au pair, sa pag-a-apply ng au pair papunta dito sa Denmark? At sa kalapit pang bansa dito sa Denmark, kasi mostly sa kanila, pare-pareho lang ang requirements. Basta ngayon, tatalakayin natin ang requirements dito sa Denmark. Bago ang lahat, ay mag-subscribe na sa aking channel at i-click lang po natin ang bell notification below para updated tayo sa bago kong inspirational and motivational videos. Every week yan mga guys, mag-a-upload tayo ng bagong videos tungkol sa experience natin sa buhay. Meron din tayong fitness video. Meron tayong smoothies ngayon. At yung mga healthy food recipe ko. Kung kayo ay nangarap na mag-abroad, tapos hindi nyo alam, saan bang bansa ako pupunta? Hindi ko talaga alam. Ganyan din ako noon. Huwag kayong mag-alala, ganyan din ako noon. Nakaranas din ako ng ganyan. Na nag-iisip talaga ako, saan ba talaga akong bansa pupunta? Kasi parang wala talaga akong swerte sa kahit saang bansa. No, ang dami na natin pinag-a-apply. Nag-a-apply na tayo sa Saudi Arabia, Dubai, Singapore, Hong Kong, Canada, US. Tapos, nakipag-chat na tayo sa mga foreigner, mga bes. Pero wala talaga tayong nabingwit. So, hindi talaga para sa atin yan ang pag-a-apply ng trabaho. Ito ay seryoso talaga. Dapat ay pagtuunang pansin natin ito at walang pagsawalang bahala. Hindi natin ipagsawalang bahala ang pag-a-apply ng trabaho. Dahil ito ay future natin. Dito matataya. Dito tataya yung future natin mga bes. Iinom muna tayo ng smoothies. Itong smoothies na to, wala itong sugar na kasama. Healthy ito mga bes. Kaya inom muna tayo para malakas tayo magsalita at maganda ang ating boses. O diba, ang sarap. Gawa na rin kayo ng smoothies. At manood ng aking fitness video at healthy food recipe. Andun lahat ng mga recipe ko about nito. Ayun na nga mga best. Nung nag-apply ako ng au pair, doon ako pumunta sa Makati. Makati place yung lugar nila na pwede mo mapag-applyan. At saka, timing yun sa place na doon ako nag-work, banda, at saka doon ako nakatira, doon banda sa Makati area. Doon ako nakatira, banda. Tapos nag-jeep lang ako, papunta doon. Yun na nga. At, dahil hindi ko makita-kita online kung ano nga ba talaga ang mga requirements nila sa pagkuha ng visa papunta dito sa Denmark,
Pero ako, sa akin kasi, ang case ko noon, meron na akong connection dito sa Denmark. Yung best friend ko nga. Yung best friend ko, siya yung nag-refer sa akin sa host family na yan ang tutuluyan ko, yan ang magpapasahod sa akin mga best. Ano nga ba itong host family? Ang host family, yan ang amo mo pagpunta dito sa Denmark. Kung ikaw ay mag-a-apply ng pagiging au pair, ang tawag dyan ay host family. Ayun na nga. Tapos, nung hindi talaga ako mapakali kasi nga hindi ko alam kung ano yung requirements nila. Dati kasi manual lang dun sa amin. Last 2013, manual lang. So kailangan mong pumunta doon mismo sa embassy. Kaya pumunta ako doon mga bes. Tapos nag-inquire ako na ano nga ba talaga ang mga requirements nila sa pagkuha ng visa ng pagiging au pair. At binigyan ako ng mga checklist nila. My God, ang haba-haba talaga ng checklist nila. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang recent na requirement sa pag-apply ng au pair dito sa Denmark. Kasi meron tayong listahan ngayon. 5 lang po itong requirements na kailanganin nila sa embassy. Kasi ngayon, meron na tayong sariling embassy ng Denmark dyan sa the fort. Dati dyan yan sa Makati. Minimerge yung Norwegian embassy at saka Danish embassy. At saka kung sa Sweden, Norway, Finland, iisang embassy lang tayo dyan sa Makati. Pero ngayon, may sarili ng embassy ang Denmark. Kasi siguro nakikita nila na madaming mga Filipino na pumupunta sa Denmark, ganyan. Tapos kailangan nila na magsarili na. So, nalaman ko na nandyan na sila sa the fort. Meron tayong address na ipoprovide. So, basahin lang po natin kung saan yan banda at saka paano tayo makapunta dyan sa the fort. Yan ang location ng pagpunta dito sa pag-apply ng visa papunta dito sa Denmark. Ayun na nga mga bes. Nung pumunta ako doon, nagkumuha ko ng mga papel, ganyan, tapos dapat kinumpleto ko yan. At kung gusto niyo malaman kung ano talaga ang mga requirements na yan, ang sabi ko kanina na 5 requirements lang ang kailangan nila. Hindi na tayo papahirapan pa na sa dami-dami mga checklist na bibigay nila katulad sa akin noon. At saka, ang laki pa mga bes! Ang laki pa ng bayad ko! Nagbayad ako noon ng 18,000 pesos. At saka, sarili ko talagang pera yun. Hindi sa pagmamayabang, sarili kong pera yun kasi nga, naghahanda tayo. Nagtitipid tayo. Kahit anong mangyari, meron tayong naipon para sa emergency purposes. Kaya yun ang ginamit ko. My God, inutang pa ng ka-roommate ko yung kalahati ng pera. Pero sinuli naman niya. Yun na nga. Tapos ng ano na, nung pumunta ako doon mga bes, kausap ko pa yung guard na, guard, mag-a-apply ako ng au pair. Ano nga bang requirement? Sabi niya na, o kumuha ka lang dito ng checklist, ganyan. Yun na, ang dami kong pinagsasabihan, no? Ngayon nga, ang unang requirement talaga ng pagiging au pair, simple lang, is copy of your application form. Ang application form, pwede niyan madadownload online. Meron na sila sa website ng Danish Embassy sa Pilipinas. I-type lang po natin sa Google na Danish Embassy sa Denmark, sa Philippines. Tapos makikita mo doon yung application form. Or mag-walk-in ka doon, walk-in applicant, at saka bibigyan ka nila ng application form. At tandaan, meron silang time sa walk-in applicants. 9 o'clock to... No, kung walk-in ay 7 to 9. 7 o'clock in the morning until 9 o'clock lamang ang opening time nila sa walk-in applicants. Kung
meron ka ng appointment, nagpapa-appointment ka, nagpapa-schedule ka na, maaring schedule for interview, ito ay 9 o'clock to 2 o'clock in the afternoon. Kailangan natin na sumunod sa time nila kasi yung mga yan, mga Danish na mga tao, is on time talaga yung mga yan. Hindi katulad sa atin na mga meron tayong Filipino time. Wala tayong ganun mga bes. Kailangan, kung mag-apply tayo sa ibang bansa, dapat tayo on time tayo, susunod tayo sa time nila. At dapat tayo ay maaga kung meron tayong schedule appointment, no? Yun na nga. Pagkatapos ng application form mo, fill outan mo lahat yun, babasahin mo, at saka English ito mga bes. Ang application form is English. So, kailangan isaisip natin na kailangan tayong magsalita ng English din kung magpapa-interview na tayo. Yun na yung tatalakayin natin mamaya. Ano nga ba ang mga tinatanong sa akin nung nag-i-interview na? Yun na nga. Tsaka kung hindi nyo masyadong maintindihan, kung mahina ang utak natin sa English, kasi hindi naman lahat ng mga Pilipina marunong mag-English. Yung, okay, marunong ka mag-English pero hindi talaga high level yung English mo, no? Hindi lahat sa atin marunong. Aaminin natin yan, hindi tayo perfect ng pag-English, but makapag-communicate tayo. Yun ang mahalaga na makipag-communicate ka at maayos yung pagsasalita mo. Yun ang atupagin natin. Tsaka yung mga iba dyan, kung hindi ka marunong na masyadong mag-English, ay dapat mag-practice-practice na mga bes. Kasi ang requirements na fill outan mo is English. Yun ang talagang requirements. Ayun na nga. At tsaka, number 2 requirements, pangalawa, original passport and photocopies of all pages including passport cover. Kailangan mo ng passport. At i-double check mo ha. I-double check mo yung passport mo kung expire na ba yung passport mo. Mamaya pupunta ka doon tapos expire na pala yung passport mo. Nganga. O di ba nganga ka? Kailangan mo ng kumuha ulit ng passport. So, dapat isip-isip din, mga bes. Kailangan natin i-double check kung tama ba yung date ng passport mo. Para hindi tayo pagtatawanan, ano? Tapos, pangatlo ang requirements. Original birth certificate. Meron naman tayong certificate lahat, di ba? Pwera na lang kung hindi mo alam kung saan ka pinanganak. Yan, mahihirapan ka niyan. Basta kailangan mo lang ng original birth certificate. Yung sa NSO. NSO yan. Yan ang hiningi sa akin na NSO. Tsaka dati pa bes, yung NSO ko, hindi pa talaga masyadong makikita yung sulat. Kasi nga, nung pinanganak ako, pinanganak pa ako nung panahon ng hapon. yung midwife na nagsulat doon, handwritten lang, tapos hindi masyadong clear. Tapos ang ginawa, hinanapan na lang ako ng supporting documents, which is yung municipal birth certificate ko. Doon nakalista lahat, na katulad din sa NSO, doon yung lahat ng mga information na kailangan nila. Kasi nga, yung NSO ko, hindi clear. Dapat ay clear, mga bes, yung NSO mo, hindi katulad sa akin na yun na nga, matanda na tayo, pinanganak tayo nung panahon ng hapon. Yun na nga yung papel ko na, ang pangit ang papel ko, tapos hindi masyadong mabasa. Tapos wala naman akong problema nun sa birth certificate na hiningi nila. Pang-apat na requirements, dapat ay makinig tayo. Uy, i-click lang natin ang subscribe button ha, kung hindi pa tayo nakapag-subscribe, dahil importante itong information na ibibigay ko. Pang-apat is documentation of education. Ano nga pa itong documentation of education na sinasabi nila? Katulad sa yung diploma, transcript of records, training certificates, like that.
oh my God, nag-graduate ba ako? Tapos tatanong mo sa sarili mo, ano? Oh my God, nakagraduate ba ako? Of course, you graduated your degree. I know na hindi lahat sa atin nag-graduate ng college. Hindi yan requirement na porkit hindi ka nakapag-graduate ng college, hindi ka na makapag-apply ng au-pair. Hindi naman sa ganun. Pero kung graduate ka ng college, ay, perfect yan mga bets! Pasok ka na dyan! Kasi yan ang titingnan talaga nila. As what I have said, hindi kailangan na graduate ka ng college. Okay lang kung graduate ka ng high school, pwede ka pa rin na makapag-apply ng pagiging au-pair. Tapos, panglima, ito na ang exciting! Ano nga ba ito? Ito ay Receipt of Case Order ID. My God, ano nga ba pinagsasabi ng babaeng ito? Ano yung receipt? Mga bes, ang receipt, ito yung binabayaran ng, I think, host family mo ang magbabayad. Kasi dati sa akin noon, yung case ID, kinuha na lang nila online. Yung may babayaran sila dito, yung pagkuha mo, yung pag-apply nga ng visa mo, meron din silang babayaran dito sa Denmark. Ang host family niyan ang magbayad ng case ID. Ngayong bagong rules ng, kasi may mga bagong rules ng mga au-pair. Hindi ko sure kung ang host pa ba magbabayad nito. Pero mostly talaga mga bes, ang host yan ang magbayad ng case ID. Yan ang tatanungin natin kung host pa ba or ikaw mismo ang magbayad. So yan ha, yun ang lima na requirements na pwede nating kumpletuhin para makapag-apply tayo ng pagiging au-pair. Guys, ngayon, sa aking pangalawang video, atin na namang tatalakayin ano nga ba ang mga pinagtatanong sa akin sa interview. Ano yung mga questions, mga important questions na tinatanong nila during interview? At ano yung mga tips mo, ano yung mga technique mo para ikaw ay papasa? Pasok ka na agad sa banga at mapapa-impress sa'yo yung interviewer mo. Oh my God, exciting talaga ito. Exciting itong topic na to. So, keep watching my video guys. Don't forget to subscribe, click the bell notification below so you will get notified whenever I have new inspirational and motivational videos. Woo! Inom muna tayo. Ang dami kong pinagsasabi, ano? Ang sarap. Lagi lang tandaan, be powerful, be decide. Bye!